Kamusta ka anime? Ito na ang episode 222 ng season 2 SLAMDUNK Fanmade na pinamagatang Japan Bilig. Disclaimer lang ka anime, ang inyong maririnig at makikita sa kwento ay pawang fanmade at fanfiction lamang. Wala po ito sa original na manga at anime. Ito ay ginawa ko para mabigyan ng kasiyahan ang mga taong nagmamahal at sumusuporta pa rin sa SLAMDUNK. I hope na lumabas na ang season 2 nito. At pag nagustuhan nyo naman ang aking ginagawa, huwag kalimutan na mag-subscribe. At pakifollow na din ang aking Facebook page at Facebook gaming page. Maraming salamat. Tara, at atin ang simulan. Bitch, get off of me, I'm fucking deep in Tennessee. With my brothers from the 3B, quick to click and break the peace. No respect for what they... Mabalik tayo sa nakaraang episodes. Nakalamang na nga ang ugami ng tatlo laban sa kupunan ng Shoku. Pero kahit ganun, di pa rin nila nagawang masira ang kumpiyansa ni Sakuragi at lalo pa itong ginanahan sa laban. Ganyan nga Hanamichi, ikaw ang gagabay sa mga kasama mo para di sila mawala sa kanilang laro kahit nagawa na kayong malamangan. Ganun din kami, hindi kami bibitaw at patuloy na magtitiwala sa kakayahan nyo. Alam naman namin na magagawa nyo silang matalo. Wika nga ng mga kaibigan niya. Yan ang gusto ko sa iyo, Sakuragi. Buong buo ang loob mo para sa laban. Ngising sabi ni Aya ko. Naniniwala ako na hindi kayo magpapatalo sa kanila. Alam kong lahat ng itinuro ko sa inyo ay makakatulong para manalo tayo dito. Mahinang sabi nga ni Coach Anzai. Hawak na nga ng Team Shohoku ang bola at ibinababa na ito ni Miyagi. Tama si Hanamichi, di namin kailangan magpa-pressure sa kanila. Kung nagawa man nila kami na malamangan, pwes babawi kami sa kanila. Kahit alam namin na malakas sila, hindi sapat yun para sumuko kami sa laban. Bulong nga sa sarili ni Miyagi. Anong binubulong-bulong mo dyan, number 7? Sumusuko na ba kayo sa laban? Nising sabi ni Okido. Tinitigan lang siya ng matalim ni Miyagi. Depensa! Depensa! Paulit-ulit nga na sigaw ng mga tagahanga ng ugami. Huwag nyo silang hayaan makabuelo at makagawa ng puntos. Harasin nyo na agad para ma-pressure sila at mawala sa laro. Sigaw nga ni Coach Namizaki. Tama si Coach. Ito na ang tamang pagkakataon para sa amin. Wika nga ni Okido. Dapat na sila maging agresibo hanggat hindi pa bumabalik ang kumpiyansa ng Shoku. Mahinang sabi muli ni Coach Namizaki. Bigla ngang umatake si Miyagi at sa pagkakataong yun, naalusutan na niya ang depensa ni Okido. Ganyan nga Ryota, huwag kayo paapekto sa ugami na yan. Wika nga ni Aya ko. Yun nga lang, bago pa makalapit si Miyagi sa ilalim ng ring, nagawa na siyang mapigilan ni Hideki. Diyan ka lang, huwag mo nang tangkain na makakalusot ka. Wika ni Hideki. Gumiti lang si Miyagi sa bypassan ng bola kay Sakuragi. Pagkakuha ni Sakuragi sa bola, sabay takbo naman ni Rukawa papunta sa ilalim ng ring. Kunggong, pasa mo! Wika ni Rukawa. Ipinasa naman ni Sakuragi ang bola. Pagkakuha nga ni Rukawa sa bola, isang easy layup ang ginawa nito at pumasok ang bola. Maganda ang ginawang pagpasok ni Rukawa. Hindi iyon napansin ng Ogami. Mas nakatuon ang focus nila sa may hawak ng bola. Yun ang magiging pagkakamali nila. Pansin nga ni Coach Tauka. Tama ka dyan, Coach. Minsan, kahit anong higpit ng depensa ng isang team, nagkakaroon pa rin sila ng pagkakamali. Sagot nga ni Maki. Puntos nga para sa Shohoku. Ang score
ay 47, 46. Isa na lang ang lamang ng ugami. Nice play. Ang ganda ng ginawa niyo mga kasama. Sigaw ni Aya ko. Nice pass, Gunggong. Wika ni Rukawa. Sabi ko naman, di ba? Hindi nila tayo kaya basta nagtutulungan tayong lahat. Kahit na malakas sila, hindi nila tayo matatalo. Seryosong sabi nga ni Sakuragi. Ang galing talaga nila gumawa ng play. Sa isang iglap, nasira nila ang mahigpit na depensa ng Ugami at napababa na nila sa isa ang lamang nito. Napakahusay talaga. Wika nga ng mga manonood. Nasa panig na nga ng Ugami ang bola at hawak na ito ni Okido. Sabay pasa niya kay Shuto. Pagkakuha ni Shuto sa bola, sabay jump shot nito. Huli ko na ang ganyang galaw, wika ni Mitsui. At nagawa nitong maabot ang bola at sablay ang tira ni Shuto. Mabilis naman pinalo ni Sakuragi ang bola at wala nang nagawa si Hideki dahil masyadong mataas ang talo ni Sakuragi. Nakuha nga ni Sakuragi ang rebound. Sabay sabing, ako ang maghahari dito sa rebound. Ipinasa nga ni Sakuragi ang bola kay Miyagi. Sabay sabing, easy lang muna tayo kulot. Huwag natin madaliin para makapag-set tayo ng play. Hindi natin sila dadaanin sa mabilisan. Sa diskarte natin sila tatalunin. Okay Hanamichi, tama yung sinabi mo, sagot ni Miyagi habang nakangisi ito. Idinidribble na nga ni Miyagi ang bola pero hinaras na agad siya ni Okido. Kaya napilitang siyang ipasa ang bola kay Rukawa. Di na hinayaan pa ng Ugami na maitawid pa ng Shouku ang bola. Hinaharas na nga nila agad ito. Desperado na sila. Pero gagana kaya ang ganyang uri ng depensa nila? Mahinang sabi nga ni Coach Tauka. Pagkakuha nga ni Rukawa sa bola, hinaras na din siya ni Nozomi. Rukawa, dito, ipasa mo, sigaw ni Mitsui. Ipinasa nga ni Rukawa ang bola kay Mitsui. Pagkakuha ni Mitsui sa bola, hinarapan na agad siya ni Shuto. At talagang hindi niya nilalayo ang distansya niya dito. Dahil wala nang mapasahan si Mitsui, bigla niya itong itinira mula sa 3-point line. Bakit kami nadali? Sasablay yan, wika ni Ayako. Hindi papasok yan, wala siya sa tamang pwesto at masyadong pilit ang bitaw niya sa bola. Una nga ni Coach na Mizaki. Hindi nga pumasok ang tira ni Mitsui. Akin pa rin ang rebound na yan, sigaw ni Sakuragi. At nakakuha nga ni Sakuragi ang rebound. Grabe ka Hanamichi, napakalakas mo sa ilalim. Walang nagawa sa iyo yung number 8 na kalbo, tuwang-tuwa na sigaw ng mga kaibigan niya. Kori, wika ni Sakuragi, sabay pasa kay Akagi ng bola. Pagkabuelo nga ni Akagi, sabay slam dunk ito. Wala nang nagawa ang Ugami. At yun, pasok ang dunk ni Akagi. Puntos na naman para sa Shouhoku. Ang score ay 48-47. Lamang na ng isa ang Shouhoku. Ayos ba pasa ko Gori? Ngising sabi ni Sakuragi. Napahanga na lang si Akagi sa naging pasa ni Sakuragi. Sabay sabi, mahusay Sakuragi, tayo na ulit ang lamang. Nagsigawan naman ang mga tagahanga ng Shouhoku. Nagawa na nga ulit makalamang ng isa ang Shouhoku. Magtutuloy-tuloy na kaya ito? Yan ang aabangan natin sa susunod na kabanata. Muli, maraming salamat. This is Pantoman and sign out. Bye-bye.